Lim Cheng, na kilala din sa tawag na Gan So-So, ay kilalang negosyante dito sa Pilipinas. Nagmamay-ari ng mga restaurant, printing press, at marami pang mga negosyo ito sa ating bansa. Pero masasabing di ko'y lamang ang nasabing negosyo na pag-aari nito para itago ang mga illegal na negosyo nito. Si Lim Cheng ay isang drug lord at miyembro ng Golden Triangle Drug Syndicate. Noong 1960 ang taong kung saan sinasabing pinasok ni Lim Cheng ang heroin business. Ang mga material na ginagamit sa paggawa ng heroin ay galing sa Golden Triangle. Matatagpuan ang laboratorio ni Lim Cheng sa inuupahan nitong mansion sa Caloocan. Sinasabi nakaagawa si Lim Cheng ng 100 kilo ng heroin sa isang buwan. 90% dito ay binabagsak sa Thailand, Singapore at US West Coast. Nagsanhi na malaking problema ang mga heroin na ginagawa ni Lim Cheng. Ito ang tinuturong dahilan sa pagkalulon sa pinagbabawal na gamot ang mga estudyante sa Kamaynilaan. Ito ang nagtulak sa pagpasa ng The Dangerous Drug Act of 1972. Noong September 27, 1972, isang linggo matapos ang pagdeklara ng martial law sa tulong ng bagong tatag ng Constabulary Anti-Narcotics Unit sa pamumuno ni First Lieutenant Saturnino Domingo at First Lieutenant Reynaldo Beroya, ay isinagawa nila ang isang operasyon labang kay Lim Cheng na tinatawag na Oplandama de Noche. Dahil dito bumagsak sa kamay nila si Lim Cheng. Si Lim Cheng ay inaresto matapos makitaan ng worth 3 million pesos na halaga ng heroin ang kanyang laboratory sa Caloocan at iba pang laboratory nito sa Kamaynilaan. Nahulihan din si Lim Cheng ng mga high-powered firearms. Siya ang tinuturo na nagbabagsak ng mga heroin sa Thailand, Singapore at US at maging sa Pilipinas. Naging matibay na ebidensya ang mga nakitang heroin at high-powered firearms laban kay Lim Cheng. Nag-plead ng guilty si Lim Cheng at nasentensyan siya ng habang buhay na pagkabilanggo noong October 18, 1972. Ngunit ang bagong tatag na martial law ay ginawang example ang kaso ni Lim Cheng at na-transfer ito sa military court. At dahil dito tumaas ang sentensya at naging kamatayan sa pamamagitan ng firing squad na inaprubahan naman ng Presidente Marcos. Dahil sa paglabas ng balibalita na tutulungan daw umano ito ng mga kadikit nito na mga matataas na politiko at opisyal, ay ipinagutos ng Presidente Marcos ang immediate execution laban kay Lim Cheng. Kaya noong 4 a.m. ng January 15, 1973, ay nilabas sa Campo Crame si Lim Cheng. Si Lieutenant Colonel Simplicio Quano ang nagbasa ng execution order ni Lim Cheng sa lingwaing English. Ngunit dahil hindi gaanong nakakaintindi si Lim Cheng ng English, ay tiwala ito na matutulungan siya ng mga kadikit niyang opisyal at politiko. Ay nagawa pa nitong ngumiti at di nakitaan ng pag-alala. Ngunit nang ipinaluwanag sa kanya ang mga nangyayari, ay kinausap ni Lim Cheng ang kanyang pamilya. Nag-request si Lim Cheng na huwag kunan ng kamera ang kanyang pamilya. January 15, 1973, bago sumapit ang alas 6 ng umaga mula sa Camp Crame, hinatid ang convoy papuntang Fort Bonifacio si Lim Cheng at dito ginawa ang paghatol, tinakpan ang kanyang mata ng itim na tela at tinali maging ang kanyang katawan at paa. Mula sa utos ni Lieutenant Jose Agawin Jr. ay sinumalan na ang pagbitay. At mga alas 6 ng umaga, nang inanunsyo ni General Fidel B. Ramos sa Presidente Marcos ang kamatayan ni Lim Cheng sa pamamagitan ng pagtawag nito sa Malacañang Palace. Ang pangyayaring ito ay nasaksiyan ng libo-libo nating kababayan. Isa na publiko ang aktwal na pagbitay sa pamamagitan ng live radio broadcast at maging sa television. Sinadyang isa publiko ang mga pangyayari upang maging example ang kaso ni Lim Cheng at hindi natularan.